channel. It's me again, Coach Maricel. So ngayon po guys, ang aking topic naman po ay about po sa pag-update ng ating hashtag SecureTheCoID. So dito po is ipapakita ko sa inyo yung pong continuation na inilunch noon ni Tatay Pres Lorenzo Relyosa sa hashtag SecureTheCoID. So ito naman pong kasunod is yung sa QR code. So dito po i-explain ko po sa inyo kung paano po ito gagawin. So mag-standby lang po kayo. And then guys, kung ikaw ay baguhan po sa aking channel at ikaw po ay ngayon lang nakarating sa aking channel, kung ikaw ay isang technician pa lalo na po, please mag-subscribe ka po sa aking channel para sa ganun po is magkaroon po kayo mga updates po about sa mga new uploads kong mga videos about po sa TPC. So guys, i-recap po natin ng konti ang ating naunang SecureTheCo hashtag ID. So ito po yung kung paano po kayo mag-re-register sa ating user ID. So ito ay madalas na nagpapa-load at mobile number po ang hinihingi sa'yo. Sa TPC po ngayon is hindi na. So pag nag-register po kayo sa ating hashtag SecureTheCoID, yun na lang po yung ibibigay ninyong pangalan or yung user ID nyo lang po ang ibibigay nyo sa inyong pagpapaloadan na tipisyan. O basta po siya ay member or dealer or retailer po ng TPC. So, paano nga po ba nagkakaroon ng SecureTheCoID? So, ang gagawin nyo lang po is para magkaroon po kayo nito at ma-secured po kayo ang yung number, so paano po yung gagawin, sundin lamang po yung mga steps na to. So ito, type lamang po ang SA space username at isesend nyo po ito sa gateway. So hintayin lang po yung confirmation message sa inyong device na ikaw ay successfully linked na. So paano nga po mag-load gamit ang SecureTheCoID? So i-type lamang ang hashtag SecureTheCoID space product code at i-send po sa gateway. So yan, may example po tayo. And then after po noon, pwede ka rin po mag-generate ng unique QR code mo. So ganun lang po yung pag-link or pagpapa-register sa ating SecureTheCoID. So ngayon guys, narito po yung mga paraan kung paano po kayo magkaroon ng QR code sa TPC gamit po ang inyong hashtag SecureTheCoID. Sundin nyo lang po yung may tuturo sa iyo. Paano nga ba tayo mag-load gamit ang QR code? So ito, type nyo lamang po ang QR space SA username at isend po ito sa gateway. Click lamang ang link na iyong marireceive upang makakuha ka ng generated QR code. And then, paalala po, siguraduhin na may internet at mobile data inyong smartphone para makaka-access po kayo sa inyong QR code. Then, kung ikaw ay makakatanggap ng dalawang QR code sa registered username mo, isa po sa Viber at isa po sa iyong default SMS number. So, ipakita lamang ito sa inyong mga dealer or reseller. Para sa mga dealer o reseller na maglo-load, siguraduhin lamang po na meron kang QR code application sa iyong smartphone para iyong ma-scan ang QR code ng iyong loloadan. I-scan ang QR code na iyong loloadan at itatype ang product code na kanyang ipapaload. For Android user, i-install nyo lang po yung Google Lens or i-download sa Google Store. So, i-scan lang nyo po yung QR code ng iyong customer kung may magpapaload at ipepress nyo lang po yung search button. And then, ipepress nyo po yung text button. Then, after po nun, ipepress nyo po yung inyong default messaging app. And then, itatype nyo lang po ang product code na ipapaload sa iyo ng customer at ipress ang send button. And then, after po nyan, magiging successfully loaded na po ang inyong niloload sa inyong customer. So, para naman po sa Viber, i-download nyo po yung Viber app sa inyong Google Play or App Store. Ipipress nyo lang po yung More button and then ipress ang QR code scanner. Then, after po nun, para po sa maglo-load ng inyong customer, i-scan lang po yung QR code ng inyong customer. And then, after po nun, ito-type ang product code na ipapaload ni customer at ipress ang Send button.
Then, after po nun, you have successfully loaded na. So, ganun lang po siya kadali. For Apple and iOS user naman po, so, para po sa maglo-load na customer, iscan lang niyo po yung QR code ng inyong customer gamit ang default camera app. Then, after po nun, i-press ang notification na lalabas sa itaas ng inyong phone. And then, after po nun, itatype na code na ipinapaload sa inyo at i-press po ang send button. Then, yan, successfully loaded po na after po nun. But wait, meron po tayong mga good news. Pwede mo na rin pong ipasumize ang product code na madalas pinapalud. So, paan? Itatype nyo lang po ang QR space SA username space and product code at isasend nyo lang po ito sa ating gateways. So, sa TPC po, magiging secured ka at secured din po ako. Pwede mo na rin po ito ilagay sa inyong mga keychain at sa inyong mga mobile phone and then sa inyong pong mga ID list. So, yun lang po and thank you at sana po ay nasundan niyo po yung mga steps na sinabi ko sa inyo and then yung mga pinakita ko sa inyo. So, kung hindi niyo po nasundan pa rin po, pwede niyo pong ulit-ulitin or muling i-play ang video na to hanggang sa inyong masundan. So, yun lang po guys and thank you very much sa inyong lahat. God bless us all. See you on my next video. Bye!